Alam niyo mga kaibigan, nakakalungkot isipin na kung saan tayo ay mga Pilipino. Purong Pilipino, dito tayo isinilang sa ating bansang Pilipinas. Diba? May manginilan-ngilan na dati natin mga kaibigan na mga political blogger na kung saan ngayon yung ibang mga political blogger sumusuporta, naniniwala doon sa mga politiko na pro-China. Hindi pa kayo nahiya, mga kaibigan. Hindi pa kayo nahiya na kayo ay Pilipino, pero ang inyong sinusuportahan, politikong ganit sa kapangyarihan, swapang sa pwesto na gusto lang makaupo. Hindi pa kayo nahiya. Tapos sasabihin nyo, gusto nyong baguhin ang bansang Pilipinas. Gusto nyong ayusin ang bansang Pilipinas. Pero kung ang sarili ninyo ay hindi nyo naman maayos, hindi nyo naman mabigyan ng magandang delikadesa ang mga utak ninyo, na utak, tagod na bulok, mga puki ng ina ninyo. Ito ang lantara, no? Isang senador, umamin. Ha? Umamin ang isang senador na sa katauhan ni Senator J.B. Ejercito na mayroon mga ngilan-ngilang politiko na nagbabayad sa mga political blogger para suportahan sila. At yung pera ibinabayad sa kanila ay nanggagaling sa bansang China. Tapos kayo, todo suporta kayo sa mga Duterte. Ngayon, nagsisinungaling ba ang isang itong si Senator J.B. Ejercito? Tapos sasabihin ninyo, Pilipinas not for sale? Okay ng ina nyo pala eh. Ha? Sasabihin nyo ang Pilipinas not for sale. Di ba? Pero nagpapabayad kayo sa mga kalahit na hindi naman natin kababayan, hindi naman natin kabansak, hindi natin kauri, na taga-bansang China. Nasaan ang mga paninindigan ninyo? Tayo ay Pilipino. Ha? Pilipino na dapat tayong sumunod sa alituntunin ng pamahalaan na nagpapasakit dapat tayo. Na kung saan dapat natin sinusuportahan ang bansang ito na pinamumunuan ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Anong gusto ninyo? Sa inyo sumunod ang gobyerno? At sa inyo yuyuko? Ay mga gago pala kayo mga puki ng ina ninyo eh. Mga kaibigan, pakinggan ninyo, unawain ninyo ang bawat pahayag ng balitang ito. Itong news na to hindi ito pumuto. Hindi ito kumalat sa kahit anong segment ng news. Ha? Hindi ito fake news. Papayagan ba natin na sa huli tayong mga Pilipino ay nag-aaway-away ng dahil lang sa mga ilang politiko na gusto tayong pagsabungin? Kung gusto natin ng pagkakaisa, pagmamahal sa ating bayan, ibipensa natin ang ating bansa. Dito tayo isinilang, dito tayo mamatay, at ito ang ipapamana natin sa ating mga maiiwan dito sa bansang ito. Kaya mga kaibigan, pakinggan nyo ito, itong balitang ito. Isiniwala ni Senator J.B. Ejercito na totoo raw na may mga tinatawag na DDS o Duterte-oriented writer at influencers ang pinapasahod umano ng Chinese Communist Party. Sa isang programa sa radyo, sinabi ni Ejercito na particular dyan ang mga nagtutungo ng dalawang linggo sa China, kung saan sagot din ng National Radio and Television Administration ng CCP ang lahat ng kanilang travel expenses. May pagkakataon nga niya na isa rin siya sa mga pinuntirya matapos niyang magsalita kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Giit ni JV, hindi niya akalain na sa ganitong sitwasyon na sa halip na magkaisa tayo sa pambubuli ng China ay tila may tumatawid pa ng political color. At mas nakalulungkot dyan niya na may mga Pilipinong ibinibenta ang sariling bayan. Mga kaibigan, lantaran ang kagaguhan. Di ba? Kaya ako,
How many times kong sinabi, naging part ako ng Duterte social media blogger? Okay? Hindi maitatanggi ito ng kampo nila. Hindi ito maididenay dahil kasama rin ako sa nabayaran nung panahon nung nandiyan ako sa grupo na yan. Nung panahon na todo depensa ako kay dating Pangulong Duterte. Nung panahon na nakikipagbakbakan kami sa mga politika na mga kalaban ng administrasyon. Ngayon na nakakapagtakat, hindi na ako nakakagugulat, mismong senador na mismo ang nagsalita na talagang may binayaran ang mga taga-China, katuwang ang mga Duterte, para wasakin ang kasalukuyang liderato ng pamamalakad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Sa anong parahan? Para manatili at hindi magalaw ang China at manatili sa pwesto yung mga ganid sa kapangyarihan na mga nawalan, na mga hindi nakaporma sa Marcos administration. Yan ang gusto nilang mangyari. Ang mawasak, ang masira, di ba? At kalakatalit ng kunting halaga ng bariya ay para wasakin gamit ang mga tangat bobo ng mga ibang political blogger. Nakikita niyo, hindi niyo naman kinagugulat, di ba? Kita niyo na lang, araw ng mahal na araw, araw mismo ng pagtitika, araw ng Holy Week, walang paltos ang mga depender ni dating Pangulong Duterte kung bumakbak sa administrasyon na to. Kasi nga, sabi nga ni Senator J.B. Ejercito, pinupunduhan. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Huwag tayong papayag, huwag kayong padadala sa mga puki ng inang yan kung ayaw natin magkaletche-letche tayo. Kung ayaw natin maging ang bansa natin ay maging probinsya ng China.